Ah, hello guys, mga kalamon. Dito na muli tayo sa ating munting channel. Ay ngayon po naman, sasabihin ko lang po sa inyo, maraming salamat po muli sa panonood niyo po ng aming video, sa aming mukbang. Basta huwag niyo lang po kalimutan, subscribe at pindutin ang all button para updated po kayo darating pang mga video po namin. So ngayon po, ang aming gagawin, maglalaga po kami ng kamote. Ayun yung mumukbangin natin ngayon. So, ipapakita po namin sa inyo. Yan. Maliliit na kamote. So, hugasan muna natin bago natin lalaga. Na. Kasi malaking tulong po sa amin yon. Ako'y magpapakatotoo na po ako na napakalaking tulong po sa amin yung panonoodin niyo mga anyo ang aming video at saka i-subscribe niyo po ang aming video. Kaya maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe at nanonood po sa aming video. A few moments later. Okay mga kalamon, ito na po yung kamote na nalinisan na po namin. So, ang susunod dito, isasain na natin. Mga after 15 minutes o 10 minutes, luto na po itong kamote. So, mumukbangin na natin yung pagkaluto. Okay. Yan. Yung kahoy-kahoy lang tayo. Talagang ano. So, mga kadumahan ko diyan ng mga higaunon. Inghangyo ko ta inyo alan na kumahayo sa video day i-subscribe yo sa video sa YouTube channel ko para matabangan na dan inyo sa tanan na higaon nga makaahate na video ko. I-subscribe niyo lang sa video day na para matabangan day makatabang ka udan ta kanay hilingon day sa pakailahon day sa tabang niyo. Suporta yo ha mga duma ko ha mga higauno na maka ahate na video dai tabangan kay inyo tena channel dai para lumago aga base ko po abot ta panahon yang kay daan makatabang ta inyo. Okay, mayong unto. A few moments later. Okay guys, yung isinaing natin kamote kanina, ito na po yun, luto na. Kung makikita nyo. So, ito ngayon yung muna ang ating mamukbangin dahil nga siyempre sa panahon ngayon, pandemic tayo, wala tayong pambili ng pagkain. So, ito, nakikita nyo, ito pagkain din to eh. Kamote to eh. Ito yung mga sinaunang pagkain ng ating mga ninuno noon. Kaya sila nakakasurvive. So, kahit sa pamamagitan lang ng kamote, nabubuhay sila. So, sa amin sa probinsya noon, ito talaga yung pangunahin naming pagkain sa Mindanao eh. Ito, kamote. At ako'y lumaki talaga sa sobrang hirap na pamilya. So, kaya ako'y sanay kumain po talaga itong kamoting to. Kaya, nagpapasalamat po ako doon sa mga sumusuporta po ng aming vlog, lalo-lalo na doon sa mga subscribers ko. Sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. God bless. So bago po natin kainin ito, tayo po muna yung manalangin. Huwag po natin kalimutan sa bawat minuto, bawat oras, dapat natin tatandaan ang Panginoon lang ang tanging nating lalapitan sa ating buhay. Lalo-lalo na sa pagkain, dadalangin tayo sa Kanya para tugunin lahat ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. So guys, bago natin kainin, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, Ama na makapangyarihan po sa lahat, salamat po Panginoon sa biyaya na aming tatanggapin. Sana ito magbibigay ng kalusugan at kalakasan sa aking pangangatawan, Panginoon. Salamat O Diyos, Ama, sa mga biyaya na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin, lalo-lalo na sa aking buong pamilya. Hindi lang sa aking buong pamilya o Diyos, kung hindi sa buong Pilipinas na nagkakahikaos ngayon sa hirap dahil sa naranasan na pandemic ngayon, Panginoon. Salamat Ama, ingatan niyo po ang bawat isa
lalo-lalo na sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya maang pasalamat at papuri ay muli ko pong ibinabalik sa inyong pangalan na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay guys, kakain na po tayo. Ito naman ay kakainin ko po ito na hindi ko na ito babalatan. Kakainin ko na po ito ng diretso. Kasi sabi nga nila, nasa balat daw ng kamote yung sustansya ng kamote. Kaya kakainin ko na po ito ng buo. Hindi ko na ito sasabing babalatan pa. Gusto mo na mas ng kamote? Sampo guys po. May balat pa yan, may balat. At sa itong kamote guys, mas maganda to sa katawan. Mga kalamon, itong kamote, maganda sa katawan po ito. Kasi kung malalaman nyo, yung mga sinaunang warrior ng Pilipinas, yung mga mandirigma noon, ito lang talaga po yung pangunahin nilang pagkain. Kaso, ang ulam nila, nabutan ko pa yung lolo ko eh, sa Mindanao eh. Ito yung pagkain namin, pero yung ulam namin, baboy damo kasi yung lolo ko, ano yun eh, hunter yun ng ano sila sa gubat, yung magaling sila sa ano, panghuhuli ng mga hayop sa gubat. Isa silang ano eh, isa silang yung ano, hunter. Kahit yung aking ama, ganun din yun ang ginagawa niya. Kaya kami noon, minsan lang kami makakain ng bigas pagka nasa bundok kami. Kasi yung tatay ko, lagi ako kasama minsan, nangahunting kami ng baboy damo. Pag uwi namin, may dala na kami. Minsan, isang buong baboy, yung nakakahuli kami ng baboy damo. Malaki yun. Nagtitimbang yun ng pinakamababa timbang noon, 60 kilos o 100. Dalawa po yung mag-uusong. Tanda ko yun nung ako'y maliit pa. Nung nakamindanaw pa kami. Kaya ito yun yung pangunahan namin pagkain. Pangalawa po yung bigas mais sa Bisaya. So mga solod ko, diyan Tamindanao, kuhin naman sa nakahaiman. Ahain sa mukbang ko. Kaon ako kamote. Suportahan nyo lang sa vlog ko eh na. I-like nyo sa video ko, i-subscribe nyo sa mga video ko para lagi yung maha sa mga video ko pa susunod. Mga kaparinti dyan sa Iloilo, Cebu, Butuan, Davao. Lalo-lalo na dyan sa Bukidnon.
A few moments later. So guys, dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po. At maraming salamat doon sa laging nanonood sa aming video. Maraming salamat po. Lalo-lalo na doon sa mga nagsusubscribe. God bless po. Mabuhay po kayong lahat.